guys. Mamayong adlaw sa inyong tanan, mga kaibigan. Tagalog Bisaya tangkal, Tagalog Bisaya kayong uban. Kabalo mag Bisaya, ang iba naman, para naman makaintindi konti, itagalogin natin, bisayain natin para kung ano yung komportable. Kasi yung mama ko, komportable sa ano, sa Bisaya. Pero marunong naman siya mag-Tagalog. Anyway, kung meron tayong tinatawag na Tony Talks, meron din tayong Bipen Talks. Bipen Talks. Ito yung segment natin sa Bipen Talks. Ang pinakauna nating panauhin ngayon ay ang aking pinakamamahal at pinakamagandang ina na walang iba kundi si Zenny. Mama Zenny. Ngayong gabi eh sa tanan. Anyway, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa paano nga ba na disiplina, paano ba yung pamamaraan ng pagdidisiplina nung kapanahonan nila ng nanay ko, ni Mother Dear. Si Mama ngayon ay ilang taon ka ma? 71. Okay, iba yung ano, 'di ba? Obviously, yung generation natin ngayon ay ano, meron marami tayong mga cellphone, ganun. Tapos sila, wala silang cellphone noon. So, paano nga ba yung ano ma, paano ba nga magdisiplina si Lolo? Ay nga pala, si Mama ay may dalawang tatay. Explain mo ma. Sa una, kuan pa ko, 1 year and 9 months, sa panamatay akong mama, iya kong ihatag sa iyang igsuon sa imba na silbi uyuan na rin ako gihapon mo iyang itagaan sa gihatag niya ko dito. Paadap ka? Paadap ko. Oh. Relative ragyapon ni mo? Oo. Oh. Suon ragyapon sa akong aman. Pila yung anak ma? Sa nagadap na ko. Oh, sa nagadap ni mo? Duha rin ang anak. Niya, bali, katulo na ka. Oo, oh. Oh, ako dahil nang ikatulo. So ikaw yung kimanghuran nila? Ako ang kamanghuran. So yun sa kapagdisiplina sa unang panahon o sa mga ways ninyo, i-share po na to sa atong kabay ang experience nimo na lahira kaniadto og karon. Stricto yun ng kumbasihan ang akong mga ginikanan kay isip ginikanan manggapon ako gutong nagadap na ako muna manggi akong giisip nga ginikanan kamo may ako nadakan stricto gyud sila sa disiplina. Unsa ila disiplina kanang kinahanglan nga matulog sa saktong oras, bantayan yung kung matulog sa dili pa mo interest trabaho kay manyod to man ting paniyod to. Paguman sa paniyod to, iagig kong bantayan na nasa parto, dili gid mahawahan to nga. Di ka katulog. Tuagig gid to, nyag makitaan nga kapirok-pirok pa kong mata, kaya nagparoon, ingnon ramang kong nga natulog. Ingnon yung kong nga, unsa man ang mata, nga naman ang nagpirok-pirok. O sa mga ano diyan mga Tagalog na hindi makaintindi ng Bisaya, ang sabi ni ng mama ko na sa tanghali pinapatulog daw sila ng kanyang tatay. At saka pag ano daw ginagawa ng mama ko, nagpapretensya na kunyari natutulog siya, pero yung mata niya ano ba yung pirok-pirok ba? Gumagalaw-galaw ba yung ano? Gumagalaw kasi. Yung mata niya. Kasi nagkukunwari. Nakapikit pero gumagalaw. Oh, nagkukunwari lang kasi siyang natutulog. So, sabi ng tatay niya, oh, ano na yung mata mo? Bakit kumukurap-kurap? kailangan talagang ano, na matulog sila ng tanghali ma? Tanghali. Magnanap sila ng tanghali. Tapos paglabas niya, pag gawas sa akong tatay, sibat, dahin ko, kay murong to yung paglabas. pag alis ng tatay niya, alis din siya. Oh, dula, laro. Tapos nakalimutan ko, ano na pala? 3 o'clock na pala, off na pala niya. Di, alas 3 yung off niya? Galing sa work? Oh. Pagdating niya, mayroon ng ano, mayroon ng... Sinturon? Hindi, ano yung... Oh, sinturon. Bakos. Yung, bakos. Oh, sinturon. May, pag nakalagay yung ano niya, yung kamay niya sa likod, alam ko na yun, mayroong sinturon. Ilan taong ganyan ma? 7 years old, 6. Binapalo ka nung time ng... Hindi yan naman ako pinapalo. Yun, pagtakot ano lang, tinatakot ka lang. kuan na. Ano yung tumatakbo? Takbo ako kagad. Takbo ka na. Papasok ng bahay. Kasi mahiya ako pag makita kong papaloin ang... Ng mga kaibigan mo. Makita ng mga kaibigan. Di, takbo kagad. Pagdating sa taas, wala na. Hindi naman ako pinanong. Hindi na pinapalo. Tapos ang isa nga ano nila, disiplina sa akin, yung ano, tinuturo sa akin yung pagdating ng tatay ko. I-prepare ko yung ano niya, yung chinelas. Ah, ikaw yung tagakuha ng chinelas niya. Pagdating na pagdating niya, pagdating, dapat nandiyan na yung chinelas niya. Okay. Chinelas, tapos
ako ang kukuha ng ano niya, aalisin ko yung ano niya, yung medyas, medyas, sapatos. Ah, ikaw talaga. Oh. Oh, before mag ano, mag kuha sa ano niya, mag-alis ng sapatos niya at saka magano muna mag-pray kami dalawa. Pag before mag tanggal ng sapatos? Oo, pray muna. Tapos eh bless niya ako. Paano bless niya? Bless siguro kasi ano pag ganyan siya. Ah, gumaganyan. Ganyan siya pagkatapos kong mag-pray. Bless siguro niya ako. Ano yung prayer mo? Eh, hindi ko naintindihan kasi ano, Spanish ang tinuturo, tinga, usti, hindi ko alam ang ano yun. Hindi ko rin naintindihan. Ah. Yun lang ang ano, ang umpisa, yung tinga, usti, ano, yun lang. Hindi ko maano. Ilang taong ka nun mo? 5, 6. Ah, alala ko yun. So ikaw tagatanggal ng sapatos, tapos? Bigyan, kukuha na siya ng ano, kuha siya ng biskwit eh, kasi may pasalubong yan, araw-araw sa akin. Galing ah. Pagkagaling ng trabaho? Galing ng trabaho. May dala yan. Walang araw na walang dala yan. Every year. Kasi ano, eh, parang anak na ang ano nila sa akin eh. One year plus pa lang yung dumating na ako sa kanila. E, tapos malaki na yung anak nila. Di ako ang youngest. Kaya mahal. Eh, hindi ko nga na alam noon na adopted ako. Parang anak kasi ang ano nila. Tapos nilalagay ka dito, di ba? Anong sabi oh, mo? Oo, nilalagay ako dito. Pag manunood kami ng sine na libre. May sine. Ay, na libre? Saan? Sponsor ng Coca-Cola. Diyan sa, okay. Ano, sa daan lang. Ah. Diyan sa labas. Ah, tapos nakakuha ka, sumana, sungay. Sungay masabi saya. Oh, sungay. I don't, hindi ko mang alam kung ano yung sungay sa Tagalog. Karga siguro. Dito sa may, dito ano? Dito sa Batok. Batok. Ah, okay. Doon naman sa biological father mo, paano naman yung pagdisiplina? May kwento ka nga tungkol dun sa, di ba sabi mo nagbakasyon ka? Oh, isang taon, yung ano na ako, high school na ako. Oh, grade 6. Grade 6 ka. Mm. Nagbakasyon ka sa biological father mo? Oh, sa biological father. Oh. Ano natin, yung kung saan ka nakatira is city. Tapos yung biological father mo nasa sa Bukid. Alay, sa Bukidnon. So medyo parang ano, probinsya. Kumbaga. So doon ka nagbakasyon ng grade 6 ka. So ano yung experience mo? First time mo nagbakasyon doon? Oo. Okay. Kwento, eh, masaya. Paano siya nag-discipline na? Masaya doon. Sa umpisa, ay, ano, nasasayahan ako kasi ano, lakad, alis kami ng alis. Iba ang ano doon. Eh, yung, ano yung environment? Pa ano ba? Disiplina sa kabila, dito naman, okay, ako pa ang inaano ng tatay ko. Punta kayo sa baile. Ah. Kasi may invitation. Maluwang, kumbaga, doon sa kabila, stricto, dito naman, medyo maluwang. Hindi siya loose ba? Hindi, hindi, loose siya, hindi siya medyo stricto. Hindi. Hindi, okay. So, kayo pa pinapapunta ng baile. Ang baile na sinasabi ni Mama is yung mag-disco-disco ba? Sa ano, kasi uso yan sa, nung kapanahon na nila, yung magsayawan sa, ano. May mga ribbon. Sa, oh, diskural yan eh. Baile sa diskural. Yung inaano nila ang ribbon. I think sa ano yan eh, before mag-fiesta, maglilikom ng pera, tapos dun kukunin sa mga baile-baile, di ba? Para sa fiesta, gagastos nila sa fiesta. Sa lugar nila, sa barangay na kung saan sila naka... Kasi yung tatay ko na biological, eh, ano siya, councilman doon. Ah, councilman. Barrio councilman. Ah. Yung tinatawag nila noon. Councilor. Siguro ngayon. Councilor yung kagawad. Kagawad na ngayon. Yun yung kagawad. No? Siya yung kagawad. Noon, kuan siya. Kaya may activity talaga. Busy sa... Tapos yung mga kapatid mo doon, paano yung magdisiplina yung biological father mo? Stricto siya. Kasi ano, may doon, ipon. May farm kasi doon. Malaki ang farm. Yung may marami din ang mga kalabaw at saka... Baka. Baka. Tapos yung ano, yung mga kapatid ko, ano, inuutosan niya tuwing umaga na magpainom ng bang sa mga baka, dalin sa ano, sa ilog. Painom ng tubig.
doon. Tapos, ang baka, hindi nila inaano, hinawakan ang tisi, ano yung lubid. 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 Di kumain ng mga ano, ng mga mais. Kinain yung kinain mga mais ng mga tanim. Mais. Oh. Then, tapos, nakita ng tatay ko, eh, hindi yun nag, hindi pa kumibo yun, hindi nila alam, napansin na pala ni tatay na kinain na yung mga mais. Pag ano, pag Sabado, Linggo, eh, ano na, pumunta na yan sa ano, sa... Wala na yung mais, naubos na. Oh, pumunta na, hindi, maubos kasi, ano, konti lang. Yun, oh, pero yun pero sa, na, nakita niya na may oo, nabawas. Nakita na niya, may ano na, may kasalanan na sila. Hindi yan kumibo. Ayan na yan pag ano, pag lasing. Ah, kumbaga, pag hindi siya lasing, pinapabayaan na niya. Kunyari, walang nangyayari, walang nangyayari. Wala. Hindi alam na, ano, alam na pala niya. Oh. Tuklasan na pala. Oh. Tapos, ano, pag-uwi na, galing sa ano, kasi nag, ano sila, ng, ano yung nag, yung mga, abot, yung mga, kumbaga, harvest nila. Oh, yung mga saging, oh. Kasi ang dami. Nag-barter na, nag-barter. Kasi oh, wala pinagbili yan, pinagbili? Ano, mga gulay. Ano yun? O dalhin sa ano? Sa ibibenta. Sentro. Ibibenta oh, nila. Isang okay. Karomata yun. Dami, ang laki ng ano. Dalhin yan tuwing Linggo. Yung mga... Ano i-deliver lang yun sa mga tindahan lang. Mga ano yun, mga harvest ng mga tinanim niya. Oo. So, binibenta niya doon sa may... palengke. Baksakan yung palengke. Hmm. Tapos, pag-uwi, gabi na, mm-hmm. Oras na, lasing na, oh, lasing na, hindi ko alam, kasi ano, yun, bago ka pa lang dun eh, yun lang, bakasyon ka lang dun eh, bakasyon, hindi ko alam ang, waste, ano doon, hindi mo alam kung ano yung mga ginagawa nyo mayroon doon, mayroon na nagsisigaw, tinatawag ng mga pangalan nila eh, tapos ako, nagtataka kung, nasaan na sila, nawala ka agad eh. Mga kapatid mo. Oo, oh, nawala na. Nagsialisa na, no, nagsitago. Oh. Ay, yun pala eh. Ano ang iba? Makit sa puno ng avocado, kasoy, iba-ibang inaakyata nila, hindi na makita. Kasi ang ano, ang dami ng dahon. Nagtatago na sila doon. Yung tatay ko, ako lang ang naano, ako lang mag-isa kasi hindi ko alam eh. Pagdating niya sa taas, pak! Inano yung ano kong wait ko, pak! Na-shock ako kasi ano. Gulat. Ito pala ang ano niya dito. Yeah. Sinabi niya, saan sila? Iwan ko. Hindi ka natakot? Natakot ka na? Kinabahan ka na? Hindi ko natakot kasi ano. Wala kang nagtataka alam. Nagtataka nga ako. Nagtataka ka lang. Oh. Nag-wonder ko, anong bang ginagawa dito? Ba't niya inano yung puwet ko? Oo. Oh. Tapos sabi pinalo, napalo ka sa puwet. Tapos sabi niya, saan sila? Eh, hindi ko alam. O sige, hindi mo pala alam. Di ba, kantahan na lang tayo. Oo. Oh. Then, marunong yun mag-gitar. Oo. Oh. Di, pinapakanta ako. Ano yung kanta? Oo, oh, pinakanta ka? Anong kanta yun? Yeah. Eh, kinanta ko eh, kang Pilita Corrales na, no? Kanta yung sikat niya yung A Million Thanks to You, My Love. Ano? Oh, a million oh. Thanks to you, my love. Ano? Oh. English yun ah. Oh, English. Oh. Tapos sabi niya, English pala yun. Hindi ko maintindihan. Eh, kantahin mo nga yan sa ano? Sa, para maintindihan ko. Pwede Tagalog, Bisaya. Oh, eh, nagkataon na mayroong Bisaya na ano niya, translation. Di, inano ko ka, kinanta mo din, kinanta Bisaya. Ko din. Eh, sabi niya, ay, ang ano ng, galing. Ang talino pala ng anak ko. Bilib na bilib siya. Kasi matalino daw eh, alam daw ang translate yung ano. Hindi ka na napalo uli. Hindi na. Tapos yung mga kapatid ko, nagtatawanan sa... Taas, mga punong kahoy, nagtatawanan sila kasi no, nakalimutan na daw sila.
Dahil sa makasalanan nila. No. Hindi naman yung talaga estricto yung ano, yung tatay ko doon. Masayahin yun. Masayahin siya. Mm, masayahin. Mm. Ang mga anak, may mga ano yung abusado yung nagre-rebel sila. Rebelde. Kasi ano, sobra ang disiplina. Yung iba naman, nagre-rebelde. Pero ako, ayaw ko mag-rebelde. Ano, e-respeto ko ang mga matatanda. Yung tinuturo nila, sakto.